So kasama po natin si Konsehal Irene Belmonte. So Konsi, ano po ang reaction nyo sa pagdalaw po ni Isko Moreno dito po sa Barangay Payatas? Napakasaya. Alam mo, ang ito yung inaabangan ko talaga, yung pagbaba niya dito sa Barangay Payatas. Dahil ang kwento ni Mayor Isko ay kwento ng Barangay Payatas. Kaya napakasaya namin dito sa Barangay Payatas dahil ramdam ng tao kung ano yung dinanas ni Mayor Isko at ramdam nila na si Mayor Isko ang kanilang magiging pag-asa. So, itong pag-welcome ng Barangay Payatas ay napakahalaga para kay Mayor Isko dahil ito ay nagbabalik sa kanya, sa kanyang nakaraan. At siyempre, sabi ko nga, ang kwento ni Mayor ay kwento ng Payatas, ang kwento ni Mayor Isko ay kwento ng pag-asa. So, yun lang. So, sa mga taga Quezon City po, ano naman po ang tingin nila kay Isko Moreno? Sa mga na constituents nyo po, ano po ang kanilang tingin ngayon dito kay Yorme? Sa tingin ko, karamihan ng tigalunsod Quezon ay nakaka-relate kay Mayor Isko. Dahil karamihan ng mga tigalunsod Quezon ay katulad din ni Mayor Isko. Naggali sa iba-ibang lugar, nanirahan sa lunsod Quezon, naging informal settler, at nagsipag at nagtiwala sa Diyos, at eventually naging matagumpay sa kanyang buhay. So, yan ang tingin ko nararamdaman ng mga taong bayan dito sa lunsod Quezon. Any final words po para sa mga kababayan po nila dito sa QC? Sa ating mga QC citizen, sana papakinggan nyo, alamin nyo ang tunay na may malasakit sa atin dito sa Lunsod Quezon. Yung may pagmamahal, yung ramdam kung sino kayo, ramdam kung ano yung pinagdadanasan nyo. Dahil si Mayor Isko ay kayo. Si Mayor Isko ay kayo. Ako si Isko. So, yun muna. Maraming salamat, Mayor Isko, sa pagbisita sa Quezon City. Thank you very much po, Konsi Irene Belmonte. Chairman, ano po ang reaction nyo sa pagdalaw po ngayon ni Isko Moreno sa inyong barangay? Unang-una, nagpapasalamat ako kay Lord at dahil si Mayor Isko Moreno na tumatakbong Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay napunta rito sa lugar namin dahil alam natin na yung karanasan, yung buhay ni si Mayor Isko, yun din po. Dahil marami pong mga mahihirap dito. Nararamdaman po nila ni Mayor kung ano'y nararamdaman ng mga mamamayan ng Barangay Payatas. Nakwento niyo po kanina, kayo din po ay basurero nung araw. Opo, dati po tayong basurero at nagpahinanti ng basura sa truck. At talaga yun po ang talaga ginabuhay namin simula nung ako'y 5 taon pa lamang. Kaya kung ano man yung buhay ni Mayor ni Yorme, ganun din ang naramdaman ko dahil katulad po rin niya ang buhay ko. Hindi po nalalayo. So mas naiintindihan nyo po yung isa, yung mga pinagdaanan nyo po. So any final message po para sa mga kababayan po natin? Sana sa mga kabarangay namin sa Barangay Payatas, sana tulungan natin si Mayor Isko dahil sawa-sawa na tayo doon sa Republika ng dati. Gusto natin Republika ng mahirap naman para maintindihan po ang buhay ng mahirap. Thank you very much po. Chairman Manny Guarin, maraming salamat po sa pag-asikaso po sa amin dito po sa Barangay Payatas. At sigurado po, talagang malapit sa puso ni Yorme ang Barangay Payatas. At kung sakali tayo pala rin, hindi po pababayaan ni Yorme. Thank you very much po. Yung sound. Ayun, ano ang tanong? Sige. Bakit dito sa Payatas, ano relevance dito sa buhay mo? Good message. Ito yung nagpapaalala na nakarami sa buhay. Ito yung hindi naman ay public. Hindi naman yung lago. Ito yung tayo rito para maipakita natin sa mga tao na pagsikapan nila ng maigi o kanilang mga anak. Pagkat ano yung sa tulad din naman nila sitwasyon ko ngayon. Sa sitwasyon ko ng nakaraan, may pag-asa ang buhay at makakaraos ko. Yun naman may bigay kong inspirasyon sa kanila na hindi imposible na kahit ikaw yung basurero, hindi ka naangat sa buhay. Na kahit ikaw yung basurero, may pag-asa ka pala maging pangunin. So yun ang misahe ko sa kanila na kahit
lang, mahirap ang buhay, pero meron naman tayong pamahala na nagtataguyod sa atin at magkakaroon sila ng national government later on ng may tenga, makikinig at alam ang sitwasyon. Sir, you mentioned yun ng 2019, nagbibiro pa kayo, meron na kayong kandidato ni PhD sa basura. So ano sir yung magiging environmental platform nyo when it comes to handling the country's waste problem? Of course, we really have to address the garbage concern. As you all know, in Northeast Asia, sa Manila, kami, punipuno kami ng kalimutan. Pero, yung atin naman, nililinis natin ang kalsada, hinahabot natin ang basura, tapos ang maghahanap buhay pa rin yung mga basurero natin sa Manila. So, yung MRA concept ay pwedeng palawin din. At pwedeng puhunanan ng gobyerno under the yellow. So, we will reinforce on whatever capacity na kayang gawin ng national government para itong type of livelihood natin ay ma-recognize. Hindi na siya yung parang ikinikipit balikat na lang. Kundi kilalanin ko ng industriya na nakatutulong sa pangangalaga ng ating kapaligiran. Kasi, tignan mo, marami rin sila naahot ng mga recyclable materials. Katulad namin ng araw. O, yun naman yung nagagamit muli. At nakababawas to ng load ng basura sa ating mga landfill and so on. Tapos sir, paano naman, how are you going to deal with pandemic quiz? If ever you get elected, may pandemya pa rin, isa-isa mga unang nagalit sa patient. Hindi naman ako nagalit sa patient kasi nasabi ko lang na talagang dapat mag-aralan yung patient kasi gumagastos yung tao. Imagine mo, posang ka ng posang araw-araw, 300 pesos yun isang buwan. Diba? Yung 300 pesos sa isang masarap na bigas. Mahal na bigas, 10 pesos. 5 kilo bigas yung nakukuha natin sa Manila. Tapos, if we are talking of 100 million Filipinos being required on patient, 100 million plastic yun. Almost every day or every other day or every week. So imagine mo yung basura na magagaling na mapupunta sa ating mga taxi. So yun yung ating routine. Kasi wala kang sayang. But if there is a need, then so be it. But for now, at least, saya ako, nagpapasalamat ako kay Pangulong Duterte na dininig niya yung damdamin ng kaumbayan. And I'm happy. For the meantime, yung mga bio, maganda kami. No? It has to be managed properly. Lalo na yung mga needles, mga bakuna, and so on and so on. We have to really take care of that. Mayor, may panahon dito sa Metro Manila nagkaroon ng krisis sa pagtambakan ng basura kung sa paglalagyan. You mean, sa panahon mo bilang mayor, nakita mo yun at nakita mo na rin ang solusyon? Yes, dapat magadap tayo sa bagong teknolohiya. Baka naman meron ng mga bagong teknolohiya sa mundo na kung saan huwag na magkaroon ng isa pang payatas. Yun. Pwede naman itong payatas, nandito like na, pangalagaan na, i-applic na, o itaas ng konti yung antas ng pero yung industriya ng pagbabasura, eh pwede naman manatili. Pero yung basura itself na wala nang bilang, walang kwenta, wala nang dating. Yun naman, napangalaga ating pamahalaan sa paggamit ng mga bagong teknolohiya kung paano ito itatamit. So sa akin, I'll listen to whatever technologies in the world and I'll try to build it and bring it in the country so that mabawasan na rin yung mga landfill concept. So, dahil kailangan may improvement, kailangan may pagbabago. Kailangan natututo tayo. At sumasabay tayo sa amin. So, kaya ka sa sanitary landfill? Kaya pa natin kayang gawin ngayon ng ating pamala, then so it. But we cannot and we should not stop from there. We have to develop, we have to innovate. And at the same time, itong mga kasama akong basurero ay kilalanin ng pamala by doing something on how to make their livelihood better. Yung kabuhayan, importante. Kaya nga pinapatos ng basura para kumita lang. Then, if it is an industry, it has to be recognized. Okay na ako. Thank you. Para wala nang umutin.